Ito yung 2023 version. So yung mga naunang brando wag natin pag-usapan. Mag-focus tayo ngayon dito kay Tosic Brandon. So pag-uusapan natin dito kung sulit pa pambilin si Tosic Brandon ngayong 2023. Magic muna tayo kay Tosic Brandon. So yung alloy nito ay so yung frame nito ay baliktad ah. So yung frame nito ay alloy 6061 na yung ginamit. Glossy pa rin siya. So yung latest version niya ay nag-two-tone column na. Ayan, mayroon dito kalahati. Yun yung two-tone column niya. Mayroon dito parang grayish blue. Tama ba? And dito naman yung kulay natin, yung orange. Sa top tube niya, nandito pa rin yung Brandon. Medyo glossy pa rin. Sa top tube naman, ito yung latest na decals niya, I think. Ayan. Nandito yung warning. Nabawalan tayo mag-helm kahit tulog ka. At pagising mo, ride out ka na lang. Dito naman tayo sa head tube. Head tube niya, ay tapered na rin, which is a good thing. Cable routing. Sa left side, ay wala, sarado. Sa right side naman, ay merong isa and meron siyang external cable routing. Yun yung kanyang brake cable sa likod. So yung kinis nito, makinis na siya. Wala siyang memory sa yesterday. Dito ay meron. So ang kinis lang niya sa head tube, down tube, and top tube. Pero din sa kanyang seat tube ay meron siya dito ng reinforced gasset. Itong konti na to. Ang silbi niya, nagpapatiba yan ng kanilang seat post or seat tube. Ayan, kasi minsan nasagad natin yan. So ang pinakasave kasi dyan, yung seat post mo dapat aabot hanggang dito, lalapas dito. Kasi kung minsan kasi hanggang dito lang yan, magkakalamat dito yan. So meron yan para sa mga ganong senaryo ng buhay natin. Buhay talaga. Yung lagay natin ng ulam, meron isa dito. Yung size na binamagic natin, ito talaga yung size Tosic Brandon. Size 15 lang yan. So may pagka-small lang siya dito. Ayan, pero yung kanyang top tube, pa ganyan, yan yung nagpasigay kay Tosic Brandon eh. Yung ganyang style. So yung lagayan natin ng ulam ay isa lang. Yung frame niya ay 1 by specific. So hindi kayo pwedeng maglagay dito ng FD. Kung may binabala ko yung mag 2 by 3 by, hindi pwede. Itong frame ni Tosic Brandon 2023 ay wala siyang stopper doon para sa kanyang FD. Wala siyang pang side swing, wala rin pang top pull. So pang 1 by specific na talaga to. Ay nasa labas yung kanyang brake cable sa likod. Ito naman, 36 teeth, square taper, 170mm, and yung kanyang chain na ginamit, ay, hindi ko kalala to, stock lang din, and meron siyang missing link na hindi naman nawawala. Yung RFG naman niya ay Senza MX-9. So, ganito na rin yung gamit niya dati pa. Senza, ito ay 9-speed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang ginamit dito ay cassette na rin. 11, 40 teeth yung ginamit dito. Yung ups naman niya ay alloy pero ball bearing pa yan. Dito naman sa kanyang spokes, ito ay 32. Merong reflector yung kanyang rims. Ayan. Yung ganito ay around 200 pesos lang yata to, yung gantong rims. Pagbili mo na separate. Ito ay meron siyang reflector. Yung gulong naman na ginamit ay Chaoyang. Hindi siya nakapayas na valve. Naka-shader valve siya dyan. Chaoyang 27.5 by 2.10. So itong Chaoyang, I can attest, ito yung gamit ko sa isang MTB ko. Nasa Spunky. Ito rin talaga ay magandang klase na rin si Chaoyang. Di kayo papahiyaan ito. Anong kasabi sa inyo? Si Chaoyang is okay na rin yan. May pagka incheck or singkit yung kanyang pangalan. Pero hindi kayo papahiyaan niya. Sobrang ganda na rin yan. Ito naman, 160mm rotor, 6 bolts and quick release. Ito naman kanyang seat post ay alloy na rin. 30.9 stock weathers, ball bearing pa. Kuha naman niya. Ay, medyo malambot-lambot na rin, kaso medyo mataba siya. Dito naman tayo sa fork, ito ay bakal pa. Yung harap naman niya, same lang din. Spokes, 32, double wall alloy rin. Chaoyang din yung gulong, 27.5 by 2.125. Quick release sa unahan. Head tube ay tapered, ito naman 90mm. Itong kay, I think, this is ball bearing pa. Yung kanyang headset, ito naman ay alloy na. Straight yung kanyang handlebar. And yung kanyang shifter ay Senza MX-9. And yung brake niya ay Sib Simmers. So yung pa rin nato yung dati, takalagay sa kanya. So magkano nga ba to? Dito kay Budget Bikes Cavite, bago tayo mag-wheel talk. So ang presyo niya dito ay 9,799 pesos yung cash payment niya dito. Ano nga ba masasabi ko dito kay Tosic Brandon 2023? Unang-una natutuwa ako dito dahil sobrang laki na nung binaba ng presyo niya.
Nung panahon ng pandemic, pumalo to ng around 11 to 13,000 pesos yata, depende sa bike shop. Kaya naging super hot kick siya noon. Nung mga panahon na yon, parang siya yung pinaka-affordable na sulit pa na available nung panahon ng pandemic. Pero this time kasi, sobrang laki ng binaba niya ng presyo. 9,800 pesos, sobrang daming bumili nito. Meron pang gumaya dito yung Black Tubanis na pangalan ng MTB. Ipapos sa screen yung MTB na yun. Halos gantong-ganto rin yung itsura niya. Hindi ko alam kung siya rin yun. Pero Black something yata yung pangalan nun. Nakilala si Brandon dito sa kanyang top tube na paganyan. So siya lang yata yung may ganyan na top tube na na-bike ko, no? And sa mga iba pang bisikletang nakatinat sa mga bike shop. So ito ay sa tapered na rin. Kung doon nakakamali yung unang to si Brandon, yung panahon ng hapon ay naka-straight pa to, pero ngayon ay naka-tapered na rin. Correct me if I'm wrong, ha? Parang yun yung napagkakabike ko sa kanya, eh. And yung gulong niya ay magandang kasi na rin. Si Chow Yang, ito talaga siya, yung Chow Yang na yan. Yan yung gamit ko sa isang MTB ko, nabigay ni Manon Lumings, yung Spanker. Nakalimutan ko yung specific model. Chow Yang, 27.5 by 2.10 din yon. Itong, yung pinanglalaro ko sa trail. Ayan. Hindi siya pang trail, pero pinangano ko lang siya, parang palipas oras lang, practice-practice lang. Pero okay na yan. So, yung Chow Yang isa, subok ko na talaga yan. Yung apps naman niya, yun lang talaga alloy, pero hindi siya seal bearing, naka ball bearing pa siya. Pero sa presyo niya, I think, na 9,800 pesos. Halos bumalik namin sa dati, nag-improve naman yung kanyang kulay and sa ibang pyesa. Ito ay sa 3060 square taper. Siguro ang upgrade nyo dito, pag nagtagal siguro, igawin nyo itong Halotech. Sobrang konti na siguro ng upgrade nyo dito. Kung hindi naman kayo masyadong pala-upgrade, gawin nyo itong Halotech na sa inyo, yung brake. Ito yung ayoko din dito, yung brake niyang Sibsimers. Ayan, yung Sibsimers na yan, sana man lang ginawa na lang atin sa Logan o kaya MT200. Pero pag ginawa na lang siya mano yan, malamang sa malamang, ay magmamahal yung presyo nito. So sana all nagmamahal. Pero ito kasi, yung Senza, yan talaga yung trademark ni Tosic Brandon. Halos lahat ng mga MTB niya na nasa budget range ay nakatosic. MX9, MX10. So nandun talaga si Tosic Brandon sa range na budget lang talaga siya. Actually, nung pandemic, hindi siya nasa range ng budget, eh. Nasa 11 to 13k siya, eh. Pero ngayon kasi nasa 9,800 pesos. So para sa akin, yung presyo niya ngayon is okay-okay na rin. Yun lang talaga, yung rims niya, hindi ko tuwala dito. Kasi ito yung nabibili mo lang sa online na 200 yata sa mga bike shop. Ayan. Kasi may nakita ko isang vlog na around 200 pesos lang to yung gantong rims. So talagang dyan siya tinipid sa part na yan. Sa department ng rims, no? And dito naman sa naka-1x namin naman, okay na rin. Uso-uso na yung mga naka-1x ngayon, 1x9 speed. So sama lang ginawa nilang 1x10, no? Manaunang to si Brandon yata, naka-1x8, 1x9. Sana man lang ginawa nilang 1x10 yung 2023 version. Pero good thing naman, naka-tapered na, makinsa rin dito. Pag malayong tignan, mukha naman na siyang galante, pero maharataon to si Brandon talaga siya dahil sa ganito. Ayan, sa ganyang frame geometry niya. So ano nga ba yung mga i-upgrade dito kung sakasakaling nga bilhin niyo to? Unang-una siguro, kung gusto niyo nga palitan yung fork, ito is naka-stack pa rin naman pero may mawalakout siya. Pangalawa naman, yung brake, pwede niyo palitan to. Yung Sibsimers, pwede niyo gawing MD200. Ay around 1,500 to 1,800 pesos na lang yata, kung nagkakamali. Depende sa bike shop. Tapos yung kanyang rims, pwede niyo palitan yan. Ito, pwede nyo gawing Halotech. Ayan, yung 1x niya. Pero kung medyo may pero kayo, gawin yung mga Diore M6100. Pero sa ganitong range kasi, hindi tinataas ni Tosic yung kanyang mga pyesa dahil nga, pag tinaas yung pyesa niya, pag ginawa niya lang MD200 yung brake, tapos gawin niya lang Diore to. Meron tong Diore na version, yung Tosic Brandon Ultimate. Yun yung nasa around 15k pataas na. Yun yung sabi ko na talagang literal sulit, pero ito kasi budget range siya. 9,800 pesos para sa akin. Ay, pwedeng-pwede na. Yun nga lang talaga. Medyo madami kang i-upgrade dito pag nagtagal. Yung hubs niya is a ball bearing pa, pero alloy. Yung handlebar niya, alloy na rin naman. So, nakakatuwa, dumami na yung alloy niya. Dati kasi, noong nagkakamali, bakal yung kanyang fork. Bakal din yung kanyang seat post. Pero ngayon, 2023, latest model, alloy na halos lahat sa kanya. Ball bearing nga lang yung hubs. Yun lang talaga. And syempre yung fork niya, malamang sa malamang pa nagtagal, papalitan niya yan. So para sa akin, yung 9.8,
Ice Walk na rin sa banga. Pwede nyo rin piliin si Aerobic Warrior 650, yung pinaka mabenta dito kay Budget Vice Cavite na 1x10 speed na around 9,500 pesos na lang siya. Kung ayaw nyo kay Tosik Brandon, pwede nyo piliin din si Aerobic Warrior 650, 1x10 speed. Okay na rin yung pyesa niya. Yun yung pinaka best seller dito. So meron akong content na below 10,000 pesos na naka 1x10 speed. Nasa channel ko lang. Kung di ko pa napapost, abangan nyo. Tatlong MTB yun. Below 10,000 pesos, naka 1x10 speed. Alloy na rin and hydraulic. So abangan nyo yun. This time, si Tosik Brandon. 2023, para sa akin, ay palag-palag na rin. Hindi lang siya naka-Presta Vibe. Siyempre, nasa budget range siya. So, marami-recommend ko ba si Tosik Brandon? Oo. Kung nagtitipid kayo, gusto niyo ng MTB na kahit hindi kayo mag-upgrade ng medyo matagal, okay na rin to. Pwede niyo consider si Tosik Brandon. 9,800 pesos, 1x9 speed. Ayos lahat sa kanya ay alloy na. Hindi lang siya naka-Halotech, pero palag-palag na rin. Sa 9,800 pesos, so, sa tingin ko naman, sa mga MTB na nasa around 9,000 pesos, isa to sa mga ma-suggest ko talaga, si Tosik Brandon 2023. Pero kung may budget kayo na around 15,000, sobrang dami dyan sa channel ko. Hindi ko na may isa-isa, pero kung budget na lang ay below 10,000 pesos, ito si Tosik Brandon. Para sa akin, approved to. And pwede naman naman si Aerobic Warrior 650. Si Aerobic is kung nagkakamali, side brand yan ni Mountain Peak. Kung nagkakamali, correct me if I'm wrong. So yun, 9.8 is para sa akin. Pasado na rin yung presyo nito. Sa specs, nabayarin siya. Kunti na lang yung apoy dito. Kunti yung bakal niya. Ito lang talaga yung pinakano dito. Fork, syempre, stock lang naman niya. Lahat naman ay stock na fork is bakal pa. So 9.8 is palag-palag na rin talaga. Ano masabi niyo dito kay Tosik Brandon 2023? Agree ba kayo sa mga sinabi ko dito? Like, comment, subscribe, so be it, I love you. Zanya.